바날 아드 마하바기나 망조 스나사미나이 나구마마할 살라마푸사 빠글리타스 물라사 월랑한강 임페르노 야욤바이 로즈데이 썰먼 사하라 반낭빠기노온 까사마낭 살리타낭조스 바키우사 뚤룽한 뽀니뇨 까미 우빵 마우나완 악망아 살리타낭조스 앗 깔로우반낭조스 페로 쿵 월랑 뚤롱낭조스 힌디 후에데 마우나완 나민 까야 나그티티 왈라사 인용 뚤롱 망아 카파틴 아이 마이사키 파키우사 뚤롱한 뽀니뇨 까미 우팡 오브컴 블라사 까람다만 엔 나날랑인 까미 파라사 그랜 바이블 세미나 물라사 노벤버 27 바키우사 샘 마라민 칼룰루아 우방 말릭다스 사봉이 던낭 파나남팔라타야 사비야야 낭조스 파라 이도 구스토나민 막 이반젤라이스 파라사인용 칼루알 하티안 바키우사 뚜룽한포 닌요까미 우방 막 이반젤라이스 말라카스 엔 와이들리 파라사 빌로비드 앤 패밀리아 암발라강 갈룰루아 한강사 훌링 펠로십 나이토 바키우사 사마한포 니뇨 까미 사이스비도 산톨라만 까미 나그티티왈라 이디나 달랑이 나미니토 사 빵알란 니 예수 그리스도 나사미나이 나그마마할 아멘 북산보다 찔사 이깔라왕 고린토 챕터 12 이깔라왕 고린도 챕터 12 verses 7 to 10 이깔라왕 고린도 챕터 12 verses 7 to 10 바사인 보다틴 사바이 3, 2, 1 sa kalagsan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinig sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Yayong sermon, ang pamagat ng sermon na ito ay ang tinig sa laman at kahinaan. Sa mga kapatid, may mga kapatid na may sakit. Ito ay nagiging tinig sa laman. And also, kahit tayo ay naligtas, may weak point natin. Kawalan. Ang mga kawalan. Brothers and sisters, kayo ba ay perfecto o nakaroon ba kayong weak point? Perfecto? Meron bang weak point? 네. ang mga kapatid, may weak point and also ang mga kapatid ay nakaroon ng tinig sa laman. Pero dapat natin alam may kalooban ng Diyos. Ito ay magiging biyaya ng Diyos ayon sa ating attitude. Sa Panginoon. Kaya, today, pag-aaral po natin tungkol sa tinig sa laman at kahinaan.
Tingnan po natin sa versikulo 7. Versikulo 7. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag bakyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinig sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag bakmalaki ng labis. May tinig sa laman si Apostol Pablo. Sa katunayan, siya ay mabuting reliyosong tao sa bansa ng Israel. May sigasi para sa Panginoon, pero hindi nalitas siya. Pero para sa Ebanghelyo, nalo-lalo na para sa Ebanghelyo sa ibang bansa, God chose him. Kaya sa Damascus, ang Panginoon ay appear and makita ni si Saul. Sa panahon yon, dahil sa strong, malakas araw, ang kanyang bata ay naging may sakit. Dito, let's mark and buksan po natin sa mga Gawa chapter 9. Mga Gawa chapter 9. Versikulo 3 and 4. Mga Gawa chapter 9, verse 3 and 4. Isang brother pakitulungan dito and ilang brother upuan dito. Pakitulungan. Mga Gawa chapter 9 versikulo 3 and 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Yeah. Ano ang nangyari sa Damascus? Yeah, he met Panginoon and sa pamamagitan ng isang liwanag mula sa langit, ang kanyang mga mata ay naging may sakit. Yeah. And versikulo 8 and 9, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Tumindig si Saulo mula sa lupa. At pagmulat ng kanyang mga mata, ay wala siyang makita. Kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw, siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Yeah. Sa panahon yon, ang kanyang mata ay naging may sakit and then he could not see properly. Ito ay sa kanyang tinig sa laman, kanyang laman. And also, buksan po natin sa Galatia chapter 4, Galatia chapter 4, verses 14 and 15, Galatia chapter 4, verses 14 and 15. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya ng isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob? Sapagkat ako'y nagpapatutuo sa inyo, na kung maaari sana ay dinungkit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin.
Sa versikulo 15, nasaan na yayon ang inyong kagandahang loob sapagkat ako'y nagpapatuo sa inyo na kung bahari sana ay tinukid na ninyo ang inyong mga bata at ibini dahil sa akin. Ibig sabihin, dahil sa liwanag, may sakit si Apostol Pablo. Kaya ito ay ang kanyang sa kanyang tinig, sa kanyang laman. Kung ngayon sigurado may pagdurusa dahil sa karamdaman, kaya humingi siya sa Panginoon para sa recovery mula sa karamdaman. Pabalik sa ikalawang Korinto, chapter 12, versikulo 8, tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Bilang Kristiyano, kung may karamdaman, kung ngayon, we can pray sa Panginoon, pakiusap tulungan upang recover mula sa karamdaman. Para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad nito, nanalangin si Apostol Pablo din. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, pakiusap tulungan. Recover mula sa karamdaman. Pero sinabi ng Panginoon sa versikulo 9, subalit sinabi niya sa akin, sinabi ng Panginoon kay si Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may kalak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Dito may kalooban ng Diyos. Nanalangin si Apostol Pablo sa Panginoon pero hindi allowed ang Panginoon. Dito, sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, ang aking biyaya, ang biyaya ng Panginoon ay sapat, sapat na sa iyo kay Apostol Pablo. Dahil may kalooban ng Diyos. Dito, may kalooban ng Diyos. Para sa humble man, humble man, magiging magpapakumbaba, hindi allow ang Panginoon upang magaling. And also, patuloy, ang kapangyarihang Diyos ay nananatili, mananatili, kaya hindi allow ang Panginoon upang magaling mula sa karamdaman niya. Sa versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 7, naluna dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Dito, may kalooban ng Diyos. Una, upang siya ay huwag magyabang ng labis. Kaya, binigyan ng Diyos ang tinik sa laman. And also, sa huling bahagi sa versikulo 9,
upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. E dito, may dalawang uri ng kalooban ng Diyos. Bakit po hindi olao ang Panginoon tungkol sa panalangin ni Apostol Pablo upang maging humble and upang ang kalooban ni Kristo ay manatili patuloy. Dalawang uri ng kalooban ng Diyos. Tulad na ito, dahil sa tinikasalaman at kahinaan, mayroong pakinabang. May tinikasalaman at kahinaan, si Apostol Pablo could be used para sa Panginoon, lalo-lalo na para sa Ebanghelyo sa ibang bansa. Para sa Gentile, he could be used para sa Ebanghelyo, kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tulad na ito, kung may weak point sa atin, ito ay maging strong point ayon sa ating attitude. Tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pangitan ng pananampalataya, pero still may weak point and may sakit. Kung ngayon sigurado may kalooban ng Diyos. Brothers and sisters, paano naman po kayo? Perfect po kayo o hindi perfect? Hindi perfect, may weak point and ang mga kapatid ay may sakit. Tama ba? Dahil sa may sakit, may tinigsalaman and dahil sa bahay condition and dahil sa hindi educated properly and also by weak point. Halimbawa sa Biblia, may isang lalaki, siya ay isang punong maniningil ng buwis. Ang pangalan niya ay, ano po? Zacchaeo. Zacchaeo. Si Zacchaeo. 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 Siya ay, tall or short? Very short. Very short. Pero may very short ito weak point niya. Tama ba? Weak point. Very short. Very short. And also, kanyang trabaho, ano? Punong maniningil ng buwis. Sa panahon niyo, kung sila ay maniningil lang buwis kung ngayon tulad ng makasalanan sa harapan ng mga Israelita. Kung ngayon sigurado, siya ay punong maniningil lang buwis at very short. Kung ngayon, ang mga ito ay weak point. Pero dahil sa mga weak point, siya ay naligtas and nakita siya si ni Jesus Cristo. Naon niyo po ba? Bagi po, may tapan na puso kay siya ay very short. He climbed sa puno upang makita ni Jesus Cristo. Kaya alam ng Panginoon and iligtas siya ng Panginoon. May weak point, pero siya ay naligtas. Brothers and sisters, kumusta po kayo? Dahil kayo ay perfect, naligtas ba kayo? O dahil hindi perfecto kaya naligtas ba kayo? Dahil hindi perfect ako, may weak point, kaya naligtas ako, naligtas kayo.
북산포 나틴 사 북산포 나틴 사 운항 고린도 운항 고린도 챕터 1 verse 26 운항 고린도 챕터 1 verse 26 바세보나딘 사바사바이 3, 2, 1 sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag mga kapatid kakaunti sa inyo ang matalino ayon sa pamantayan ng tao hindi marami ang makapangyarihan hindi marami ang isinilang na marangal. 네. 올레디 사 운항 파나혼 마라밍 따와이 날리타스 힌디 다이사 마탈리노 엔 마야마 마야만 따오 다힐 마이 위크 포인 까야 신라이 험볼 사하라판 낭파이노 온 까야 날리타스 신라 띵나보다 디사 베르시클로 26 사바깟 띵난 인뇨 앙 인뇽 바카타와 망아 카파티 가까운 디사 인뇨 앙 마탈리노 아연사 pamantayan ng tao hindi marami ang makapangyarihan hindi marami ang sinilang ng barangay dito minsan may tao na ligtas kaya sila ay mayaman and matalino dahil ang kanyang puso ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya naligtas sila. Pero most people, dahil may weak point, kaya sila ay naging magpapakumbaba and sila ay naligtas. And tingnan po natin sa versikulo 28 and 29. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Halimbawa, ang bansa ng Israel ba ay malaki o mali bansa? Mali bansa, pero ka-chose bansa ng Israel upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at buhay ng Diyos. Kaya ang Israel ay naging saksi ng Panginoon. Tama ba? Tulad na ito, patuloy, God saves humble and ang mga tao na may weak point upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang mga kawa ng Panginoon. Naon niyo po ba? Kaya pagkatapos ng kaligtasan natin, napapasalamat sa Panginoon. Pagi po, kahit tayo ay mahina, kahit tayo ay maraming weak point, naligtas tayo and tayo ay naging mga anak ng Diyos may pag-asa, tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, napapasalamat sa Panginoon. Dito, may layunin. Bakit po, God chose weak people, tao, sa versikulo 29, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Yeah. And also, by weak point and by tinig sa laban, kaya mali natin maunawaan ang salita ng Diyos mas maayos. Buksan natin sa mga awit, chapter 119. Mga awit, 119. Versikulo
mga awit 119 versikulo 71. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Dito, ang Biblia ay naisulat hindi sa comfortable location. Ang mga aklat ng Biblia ay naisulat sa location na may mahirap bagay. Mahirap situation, sa mahirap situation, ang lahat ng aklat ng Biblia ay naisulat. Halimbawa, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sino ang recorder? Si Moises. Kung ngayon, saan po? Ang mga aklat ay naisulat. Saan po? Huh? Sa ilang. Naunyo po? Sa ilang. Sa mahirap situation, ang mga aklat na ito ay naisul. And Ezekiel, aklat ng Ezekiel. Okay? Saan po? Sa Babylon. Sa Babylon. Okay? Ibang bansa. Okay? And sa bagong tipan, halimbawa, Epheso, Philippos, and ikalawang Timoteo, and Philemon, ang aklat ng Biblia ay naisulat sa bilangguan, sa prison. Naunyo ba? Si Apostol Pablo ay nasa prison, bilangguan, ang mga aklat ay naisulat. Kung ano, kung tayo ay comfortable sa ating buhay, hindi pwede maunawaan ang salita ng Diyos and mahirap upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya God allows maraming pagsubok and pagsisikap sa ating Christian life kasama ng karamdaman. And kung may weak point and tinig sa laman, let us obey salita ng Diyos. Tingnan po natin sa verses 67. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga awit chapter 119 versikulo 67. 바고 악고 낙 다람하디 아이 난리가우 악고 문이 야에 야요이 디누투바드고 앙살리다 모. 다이사 빡두루사 다이사 위크 포인 we can be humble 가야 말이 따요 막탕감 낭 비야야 낭 조스. Pero kung tayo ay arrogant, kung tayo ay hindi magpapakumbaba, ito ay mahira upang maunawaan ang mga salita ng Diyos. Kapag tayo ay mahira, kung mayroong weak point and tinig sa laman, yeah, we can review our ating buhay and susunod tayo ng salita ng Diyos. Sa Biblia, may halimbawa, isang bata, may
limang tinapay and dalawang isda. And sumunod siya kay Jesu Kristo. Kaya may miracle mula sa Panginoon. Kaya 5,000 tao o kinain ang mga tinapay at isda. Sumunod. Tulad na ito, kapag tayo ay susunod, ang maraming gawa ng Panginoon ay mangyayari. Ang mga Israelita, pagkatapos ng 40 years sa ilang, nang sila ay pass by Jordan River, paano they passed by Jordan River? Ang mga pari, their feet, their foot, yeah, on the water, yung flow of water stopped. 나오냐고 봐. 이빙 사빈, 무나 by box node and then by 가와 ng 파이노온. 앙 파이노온 아이 꾸밀로스. 뚫란 나이도. And 이상 뿌농 가왈랑 훅보낭 하리낭 시리아 may sakit, ang pangalan ng sakit ay ketong. Pero ayon sa isang bata, sumunod siya. Kaya ang kanyang sakit ay recovered. Sa pamamagitan ng pagsunod. Tulad na ito, may mahirap bagay, pero sa pamamagitan ng mga mahirap bagay, ang mga Kristiyano ay susunod ng salita ng Diyos. Kung ngayon, ano ang mangyayari? Mayroong pagpapala mula sa Panginoon. Kaya, kung may weak point and pagsubok, ito ay hindi pagsuway, ito ay magiging, magiging, yeah, maaari maging yeah, blessing. 나오냐 보아. 할림바와 시 자베스 북사보 나티사 운항 크로니카 챕터 4 운항 크로니카 챕터 4 베르시클로 9 운항 크로니카 챕터 4 버스 9 바사인보 나티 사바이 사바이 3, 2, 1 Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. Dito, may isang tao, ang kanyang pangalan ay Jabez. 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 Ang ibig sabihin ay sakit, kalungkutan, and kahirapan. Pagkibo, nang nanay niya ay ipinag-anak, ipinag-anak niya sa mahirap situation. And also, dito sinasabi ng Biblia, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez. Usually, sa Israel, ang tatay ng mga anak bibigay ang pangalan ng pangalan. Naman mo ba? Pero, ang nanay niya ay bibigay ng pangalan. Kung ngayon, we can think, walang tatay niya o patay niya o mahirap situation. Kaya ang nanay niya ay gave ang pangalan kay Jabez. Ibig sabihin, sa mahirap situation, nanay ni Jabez ipang anak. Kaya dito,
sa huling bahagi sapagkat ipinaganak ko siya ng may kahirapan. Okay. Kung ngayon, ang kanilang bahay may mahirap situation. Okay. Mahirap situation. Pero dahil sa weak point na ito, si Jabez ay nanalangin sa Panginoon. Okay. Kaya siya ay naging mabuting tao sa harapan ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay suma sa akin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Sa mahirap situation, si Jabez ay nanalangin sa Panginoon. And then, nakaroon ng sagot mula sa Panginoon. Dahil ang panalangin niya ay sa Panginoon. And may halimbawa sa Biblia, si Ana. Yeah. Walang anak niya. Ang kanyang asawa ay si Elkana. Si Elkana ay nakaroon ng dalawang asawa. Si Ana at si Punina. Si Punina may anak. Pero si Ana walang anak. Ito ay weak point niya. Lalo-lalo na sa Israel, kung walang anak, ito ay malakas weak point sila. Pero, dahil sa weak point, nanalangin siya and she got isang anak na lalaki. Siya ay naging famous propeta. Siya ay si Propeta Samuel. Naunya ko ba? Si Samuel. May weak point. And may kaya, may panalangin. Kaya she got isang anak. Siya ay si Propeta Samuel. Tulad na ito, kung may mahirap situation, then may weak point, huwag po kayong makarala, pakiusap, manalangin sa Panginoon. Today, memory verse, Philippians chapter 4, buksan po natin sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapangyarihan, kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yeah. Dito, sinasabi ng Biblia, huwag kayong babalisa sa anumang bagay. Yeah. Bagi po, may kapangyarihan ang Panginoon. And tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung ngayon sigurado, kahit may karamdaman at weak point, sigurado may kalooban ng Diyos. Sa versikulo 6, huwag kayong babalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung ano, sa versikulo 7, at ang kapangyarihan ng Diyos na hindi babo ng pag-iisip
ang pag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang Diyos ay kapayapaan. Kapayapaan. Ang Diyos ng kapayapaan. Ang kapayapaan, ibig sabihin, dahil sa kasalanan, hindi pwede nakaroon ng kapayapaan kasama ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng tugon ni Jesus Kristo, ang lahat ng kasalanan ay tinubos na. Kaya ano ang nangyari sa ating puso? May kapayapaan ng Diyos. Tama ba? Kaya, kung may weak point and mahirap bagay sa ating buhay, sigurado may kalooban ng Diyos. Kaya sa panahon yon, kung tayo ay mananatili sa Panginoon, kung ngayon, we can get kapangyarihan mula sa Panginoon. Sa mga Awit chapter 89 versikulo 13, batas ang iyong kamay. Yeah. And sa mga Awit chapter 138 versikulo 7, ililitas ako ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin, may kapangyarihan sa kanyang alin kamay? Kaliwa kanan. Kanang kamay. Patuloy, may kapangyarihan ng Diyos sa kanan side. Kanan side. Yeah. Sa kanan ng kamay. Kamay ng Diyos. And mga Awit chapter 139 versikulo 10, hawakan ako ng iyong kanang kamay. Tulad na ito, mataas ang iyong kamay. Ililitas ako ng iyong kanang kamay. Hawakan ako ng iyong kanang kamay. Ano ang situation? Kung tayo ay mananatili sa Panginoon, kung ngayon sigurado, ang kanang kamay ng Panginoon ay ano? Tulungan. Yeah. Tutulungan. Kaya ikalawang Korinto chapter 11 versikulo 30, kung kailangan ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Yeah, kahinaan. Brothers and sisters, anong uri ng bagay gusto po ba ninyo magmalaki? Yeah? Tungkol sa kahinaan o tungkol sa strong point? Bilang Kristiyano, tulad ni Jesus Kristo, tungkol sa kahinaan. Kung ganoon, we can give biyaya sa ibang tao. Tama ba? Pero, brothers and sisters, kung mamalaki patuloy tungkol sa aking strong point, kung ngayon, ibang brothers and sisters, walang strong point tulad nito, ito, kung ngayon, sila'y maring maging disappointed. Tama ba? Kapag tayo ay humble, we can do tulad na ito. Kaya brothers and sisters, sa ating fellowship, sa ating testimony, pakiusa, magmalaki tungkol sa mga kahinaan. Naunyo ba? Tungkol sa infirmities. Infirmities. Yeah? Infirmities. Yeah. Weak point. Kung ano sigurado, ang mga ito ay magiging biyaya sa harapan ng Panginoon. Sa katunayan, sa harapan ng Panginoon, ang lahat ng brothers and sisters ay may weak point. Tama ba? Yeah. Physically and also character also. Yeah.
Pero huwag po kayong mag-alala. Ang mga weak point ay maring maging strong point ayon sa ating attitude sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Halimbawa, si Abraham Lincoln, President sa Amerika, siya ba ay mayamang tao o hindi mayamang? Ang kanyang bahay ay mahirap. Kaya wala pera, wala tuition fee upang mag-aral. Kaya without sleeping, he studied. Kaya siya ay naging president sa Amerika. Sino po? Si Abraham Lincoln. Siya ay pinaka famous president sa Amerika, 16th sa Amerika. And si Roosevelt, president sa Amerika, also my weak point, ito ay polio. Polio? Alam po ba ninyo? Polio. Pero siya ay naging president 4 times sa Amerika sa my Great Depression sa world and sa panahon ng Second World War, siya ay president sa Amerika and Amerika ay naging mayamang bansa dahil kay Roosevelt. My weak point, ito ay polio, pero siya ay naging famous president sa Amerika. Kilala po ba ninyo si Beethoven? Beethoven? Musician. Famous musician. Beethoven. Si Beethoven. Sa katunaya, mga 30 tao, siya ay naging kapansanan sa paninig. Hindi pwede makinig totally. Pero siya ay naging famous musician. Naunyo po ba? Dahil, may weak point pero he overcame. Kaya, kumawa siya ng symphony number 9. It is the most famous music, classical music, symphony number 9. 나오냐고? 시 베토벤. 샤아이, 가야 샤아이, 나깅, 세인트 낭 뮤직. 샤아이 나깅, 세인트 낭 뮤직. 바벌릭사, 이칼라왕 고린토 챕터 12. Versículo 7. Daluna dahil sa kalabisan ng mga pahaya, kaya to upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Si apostol may tinik sa laman. Pero may kalooban ng Diyos upang siya ay huwag magmalaki ng nabis. Para sa kanyang kapangyarihan mula sa Panginoon, hindi olawa ang Panginoon upang magaling mula sa karandama. Dito, sa versikulo 9, sa huling bahagi, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin, may kalooban, dalawang kalooban ng Diyos. Kaya hindi olao ang Panginoon upang magaling mula sa karandama. Sa katunayan, si Apostol Pablo, may sakit ang mga mata. Pero, naisulat niya ilang aklat ng Biblia? 14.
sa pagong tipan. 14 aklan ng Biblia na isulat niya. Daw niya po. Kay may weak point, siya na isulat niya. 14 aklan. And para sa mga hentil, ipangaral ang ebanghelyo. Kaya maraming church ay na established. Daw niya po. Sa ibang bansa, para sa hentil. Kaya tayo ay naligtas. Namatay si Jesus Cristo. And may sakripisyo ni Apostol Pablo. And sa pamamagitan ng maraming sakripisyo ng Kristiyano, tayo ay naligtas. Tama ba? Sino ang inviter? Para sa iyo? May isang kapatid. Tama ba? Kaya ikaw ay naligtas, ako ay naligtas. Nakaroon sila ng weak point, pero they could be used para sa ebanghelyo, kaya tayo ay naligtas. Ngayon also, may weak point tayo, pero ito ay hindi paksuay, ito ay maring-baging strong point para sa Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo. Pero, Brothers and sisters, ingat po kayo kung kayo ay pogi wa maganda. Ito ay strong point, pero ito ay magiging tukso ni Satanas. Kung ngayon, kung kayo ay pangit, ito ay mas safe sa harapan ng Panginoon. Napapasalamat sa Panginoon kung kayo ay pangit. Pero kung kayo ay maganda wa pogi, ingat po kayo. Naunya po? Tama. Si Absalom. Absalom, kilala po ba ninyo? Absalom? Mula sa ulo hanggang sa pa, siya ay perfecto. Naunya po ba? Perfecto. Sinasabi ng Biblia. Buksan po natin sa Ikalawang Samuel, chapter 18. Ikalawang Samuel. Ikalawang Samuel chapter 18 verse 9. Sorry po. Ikalawang Samuel chapter 14 muna. 14 versículo 25. Ikalawang Samuel chapter 14 versículo 25. Basahin natin sabay-sabay. 3 2 1. Sa buong Israel nga'y walang hinahangaan sa kanyang kagandahan na gaya ni Absalom, mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo ay walang kapintasan. Yeah. Tungkol kay Absalom, siya ay perfecto sa hitsura. Sa buong Israel yayoy, walang hinahangaan sa kanyang kagandahan na gaya ni Absalom. Mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktong ng kanyang ulo ay walang kapitasan. Perfecto. Okay. And nagbalaki siya ng mahabang na hair. Yeah. Pero dahil sa hairs, namatay siya sa pudo. He boasted strong point, pero dahil sa strong point niya, namatay siya sa puno, ang kanyang hairs ay caught and namatay. Ang kanyang hairs ay caught sa puno and horse passed by. Kaya namatay siya. Tulad nito, ang mga strong point ay magiging fail.
Then ang mga tao ay mayaman dahil sa maraming pera, ang kanyang puso ay magmalaki. Kaya sila'y hindi naligtas. Dahil sila'y focus sa pera. Walang pag-iisip tungkol sa bagay na walang hanggan, tungkol sa langit, tungkol sa walang hanggang mundo. Pero ayon sa information, si Malcher, siya ay psychologist, 90% sa mga tao may weak point. Kaya dahil sa complex, sila ay may mas maraming pag-sisikap. That's why sila ay naging successful. Tulad na ito, ang ating weak point ay maari maging success. Sa Biblia, sa katunayan, maraming Kristiyano ay naging success dahil sa weak point. Halimbawa, si Apostol Pablo, also my weak point. Si Pedro. Ang kanyang occupation, ano po? Trabaho. Fisherman, tama ba? Fisherman. Yeah, fisherman. And also, si Pedro, my positive mind. Yeah, positive mind. lakas nang do. Pero denied si Jesus Cristo 3 times. Dahil sa lakas nang do. Ito ay kanyang strong point, pero he denied si Jesus Cristo 3 times. Si Pedro and Juan, sila'y fisherman, pero sila'y naging mga alagad ni Jesu Kristo. Yeah. And si David also, siya ay hindi panganay, siya ay bunsok, mahina. Pero si David was used para sa Panginoon. And kilala po ba ninyo si Helen Keller, siya ay writer, America. Babae. Pero he could not see and he could not hear totally. Pero siya ay naging famous 다오. 신합이 냐 Helen Keller. Harapin at aminin ang iyong mga kahinaan. Ngunit huwag hayaan silang kontrolin ka. Hayaan itong magturo sa iyo ng pagtiis, kabaitan at pananaw. Naunyo ko. Kahit tayo ay inkaw mahirap bagay, kahit may weak point, huwag po kayong makarala, ito ay magiging success ayon sa ating attitude. Lalo-lalo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. May wisdom and may truth, katotohanan, ito ay ang mga salita ng Diyos. Kung ano sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay magiging successful. Kahit tayo ay may weak point. Kung ano ang puso ay kailangan. Bilang Kristiyano, kailangan ng tapat na puso sa ating buhay. Ngayon, ang mga brothers and sisters ay nanatili sa Lord's Day Sermon. Ito ay ang katawan ninyo. Tama ba? Kung ngayon, sa nasaan puso mo, kahit
kai tayo ay nanatili sa loob ng salmon kung ang ating puso ay nasa bahay. Kung ganon, ito ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Ito ay hindi naglilingkod sa Panginoon. Nanyo po ba? Kaya, kung tayo ay immerse sa Panginoon, kasama ng puso, kasama ng tao, lahat, kung ngayon sigurado, we can be changed. Nanyo po ba? Ang ating weak point ay maring maging success. Siyempre. Kaya tayo ay naligtas and by Espiritu Santo sa ating puso. Kung ngayon, ang ating Christian life hindi formality, ang ating Christian life ay totoo sa truth, katotohanan. Dahil ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sa Roma chapter 8, versikulo 26. Ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Maraming kahinaan. Tayo pero huwag po kayong makarala alam ng Espiritu Santo. Kilala ba din nyo si Penny Crosby? Penny Crosby? Siya ay writer ng Him. Yeah. 나의 수라드냐 ang 10,000 Him. Then, by 23 Him sa ating Him book. Yeah. Sa ating Christmas hymn, by several hymn, pero sa hymnal book, by 23, by awit. Halimbawa, buksan po natin sa Christmas hymn 232, ang title, O Kay Tamis ng Nakai Jesus. Dito, Penny J. Crosby. 나오냐 보아? 예. 샤이 블라인드. 나오냐 보아? Penny Crosby. 아이 마이 사킷. 아는 우리랑 사킷? 블라인드. 페로, 나이 술라드냐? 10,000 힘. 이도, 나이 술라드냐? 오카이타미난 나카헤수 예 알람마티 따보와 신왕 라이터 예 페니 크로스비 샤이 블라인드 네 pero para sa kawanang Diyos he was used my weak point pero he was used para sa Panginoon kaya brothers and sisters magtiwala sa Panginoon dahil may weak point. Kung walang weak point kayo, huwag po kayong magtiwala sa Panginoon. Yeah. Meron po bang weak point? Wala po. Yeah. And also, tiniksan lamang kung ngayon magtiwala sa Panginoon. Buksan po natin sa Isaiah chapter 40. Versículo 31. Isaiah chapter 40, versículo 31. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod.
Sila'y lalakad at hindi manghihina. Brothers and sisters, meron bang tinik sa laman at kainan? Kung ngayon, makti wala sa Panginoon. Kung ngayon, you can get kapangyarihan mula sa Panginoon. And you can get bagong power mula sa Panginoon. Makti wala sa Panginoon. Dahil may weak point. Dahil may sakit. Today, tungkol sa tinik sa laman at kainan, nag-aaral tayo sa ikalawang Korinto chapter 12, verse 10. Kaya't alang-alang sa kay Kristo, ako'y nasisiyan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-usip, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ay malakas. Meron, brothers and sisters, meron bang kainan? Kung ngayon, bakti wala sa pay. Kung ngayon, kayo ay maring baging, ano po? Malakas. Brothers and sisters, yayon, daging ba malakas o bahina pa? Bahina, ibig sabihin bahina? Salamat po, brothers and sisters. Manalangin po tayo. Panalat ng mahabagin amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig. Kaya kabiyayin naligtas and nakaroon kami ng Christian life sa pamagitan ng salita ng Diyos at fellowship kasama ng brothers and sisters. Nanalangin kami para sa Grand Bible Seminar. Gusto namin ipangaral ang Ebanghelyo para sa balakang kaluluwa ay maliligtas. Pakiusap, tulungan po ninyo kami upang ipangaral ang Ebanghelyo. May mga kapatid na may sakit at meron kahinaan, pakiusap, alin po ninyo sila upang ubukumbula sa mahirap situation. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Before